Kamusta at welcome sa ating channel bago tayo magsimula? Kung bago pa lang sa ating channel, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe sa ating channel para updated ka lagi sa paparating na video. Ngayon, pag-uusapan natin ang part 2 ng kwento ni Iron Man at kung hindi nyo pa napanood, yung part 1 at yung ibang video natin patungkol sa mga superhero. Bali, ilalagay ko na lang yung link sa description sa ibaba. Game! Pagkatapos mailigtas si Tony, nakabalik na siya sa Stark Industries. Si Tony ay may daladalang bagong pananaw sa buhay. Sinimulan niya ang kanyang panibagong buhay sa pagdedesisyon na ititigil na ang pagbebenta ng armas. Dahil sa kanyang nakita na maaaring itong mapunta sa ibang tao na may masamang intensyon. Samantalang ang ibang leader ng kumpanya ay tutol dito. Dahil maaaring ito daw ang magiging dahilan ng pagbagsak ng kumpanya. Sinimulan na ni Tony ang pag-aayos at pagpapa-improve ng kanyang suit, pati na din ng arc reactor sa kanyang dibdib. Ilang buwan ang tinagal ng pag-aayos na ito at ang unang kanyang pagpapakita muli sa publiko ay noong nalaman niya na ang mga weapons. Pati ang Jericho missile ay muling nakalusot sa mga rebelde at nalaman na gagamitin ito para pasabugin ang isang probinsya. Agad na inimbestigan ito ni Tony at nalamang si Obadiah Stane ang nagpapalusot ng armas at nagtatangkang palitan ng posisyon ni Tony sa kumpanya. Galit na galit si Tony at sumugod sa Afghanistan at pinagpapapatay ang mga miyembro ng rebelde at nagtagumpay nga siya dito. Ngunit noong pauwi ay sinalubong siya ng dalawang fighter jets F-22 unit ng USA. Tinawagan niya naman agad ang kaibigan at nilinaw na siya yon. Ang natalong leader ng mga rebelde ay nakita ang prototype suit ni Tony at binigay kay Stane para sa isang kasunduan na agad tinrider ni Stane at kinuha ang prototype suit. Pagkabalik sa headquarters ng Stark Industries ay agad inutusan ng kanyang mga scientifico para ipagawa ang suit mula sa prototype at gawin itong disenyo mismo para pabagsakin ang suit ni Tony. Para malaman ang mga impormasyon ng kalaban, inutusan ni Tony si Pepper Potts para maghack ng system ni Obadiah Stane at dito nila nalaman na si Stane ang nagpapadala ng mga weapons at nalaman na si Stane din ang nagutos sa mga rebelde para patayin si Tony. Dahil sa nalaman ay nagpunta si Pepper Potts sa ahensya ng gobyerno ng US ng isang counter-terrorist group para alarmahin ang ahensya sa mga ikinikilos ni Obadiah Stane at makabuo ng estratehiya laban dito. Ang mga scientifico naman ni Obadiah Stane ay hindi makahanap ng paraan para pagganahin ng suit dahil hindi nila alam kung paano gumagana at paano gawin ang arc reactor na ginawa ni Tony. Dahil dito sinugod ni Stane ang bahay ni Tony gamit ang kanyang armas na kayang makapalalisa sa target nito na talaga namang walang kalaban-laban si Tony. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang hinang-hinang si Tony ay nakagapang papunta sa kanyang laboratory para makuha ang kanyang original na arc reactor at si Stane ay nagtagumpay na nakawin ang arc reactor na bagong gawa ni Tony. Si Pepper Potts at ilang agent of SHIELD ay nagtangkang arestuhin si Obadiah Stane. Ngunit tapos na ang kanyang suit at kumpleto na ang mga kagamitan na kailangan para pagganahin ito. Matapos ang pagsuot sa suit, walang kalaban-laban na tinalo ni Stane ang mga aaresto sa kanya. Samantalang si Tony ay pinasunod si Obadiah Stane sa tuktok ng Stark Building. Nang makarating dito ay inutusan ni Tony si Pepper Potts na ipa-overload ang arc reactor, dahilan para magkaroon ng malaking electrical surge. Sapat na ito para mawala ng malay si Stane at kasabay ng pagsabog ng arc reactor ay nadamay ang kanyang katawan at ang pinagawa niyang suit. Kinabukasan ay dumagsana ang media dahil sa kagustuwang malaman ang mga nangyari at pinangalanan nga ng mga mamamayan ang nakita na Iron Man. Mabilis na umalat ang usap-usapan, binigyan ng isa sa Agent of SHIELD si Tony ng palusot tungkol sa mga nangyari at pagkamatay ni Obadiah Stane. Noong interview na ay sinabi naman ni Tony ang mga palusot pero sinabi din niya na siya, si Iron Man. Kalaunan ay binisita ni Nick Fury ang head ng SHIELD, si Tony at sinabing hindi lang siya ang superhero na nasa mundo at sinabi nga ang kagustuhan ni Fury na sumali si Tony sa Avengers at pinaliwanag ang motibo tungkol doon. Hindi nagtagal pagtapos ng malaking tagumpay ng The Iron Man, naglabas na ng sequel sa story ni Tony Stark, ito nga ang Iron Man 2 na pinalabas noong 2010. Ipinalabas ito kasama ang pinasisikat ng industriya na tinatawag na Phase 1 ng Marvel Cinematic Universe. Nagsimula ang istorya sa mabilis na pagkalat ng balita tungkol sa sikat na si Tony Stark, ang Iron Man. Kumalat ito sa buong mundo at sa Russia. Si Ivan Vanko ay namatayan ng ama at nagsimula sa pag-eksperimento sa paggawa ng sariling maliit na arc reactor.
6 na buwan ang nagdaan, ang superstar na si Tony ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang panatilihing payapa ang mundo, habang pinagpapatuloy ang mga gawa ng kanyang ama ng pagtulong sa bansa at binalik muli ang Stark Expo sa New York. Nagdaan ang panahon at nalaman ni Tony ang Palladium Core, ang nagsusupply sa enerhiya sa arc reactor at sa buong suit ay lason sa kanyang katawan at unti-unti nitong sinisira ang kalusugan ni Tony. Isinekreto ito ni Tony at wala din siyang makitang solusyon para dito. Dahil doon ay pansamantalang si Pepper Potts muna ang naging CEO ng Stark Industries at ang naging assistant ni Tony ay si Natalie Rashman. Inalaw ni Tony ang kanyang sarili at sumali sa Monasco Grand Prix. Ngunit sa kalagitnaan ng karera ay inatake si Tony ni Banco na nakumpleto na ang sariling version ng suit na may hawak pa na latigo. Nasuot naman ni Tony ang kanyang suit at nagawang talunin si Banco. Ngunit ang Iron Man suit ay matindi ang tinamong damage. Pagtapos ay pinaliwanag naman ni Banco, ang kanyang intention lamang ay ipakita sa buong mundo na kayang talunin ang Iron Man at hindi ito invincible. Sobrang bumilib naman si Justin Hammer, ang karibal ni Tony sa gawa ni Banco at pineki na namatay si Banco. Pero ang totoo ay tinakas na siya mula sa kulungan nito at noong nakatakas na ihinikayat para gumawa ng sariling version ng Iron Man suit para agawin ang kasikatan mula kay Tony. Noong birthday ni Tony, inakala niya na wala ng gamot at solusyon sa kanyang problema dahil doon ay naniwala siyang huling birthday niya na yon, kaya't nagpakalasing siya habang suot ang kanyang Iron Man suit. Pagdating ni James Rhodes, ang best friend ni Tony ay hindi natuwa dahil suot ni Tony ang Iron Man suit. Dahil dito ay nagkaroon ng laban ng dalawa at ang resulta ay natalo ang lasing na si Tony at kinumpiska ang armor. Si Nick Fury ay lumapit kay Tony at ibinunyag ang kanyang kasalukuyang assistant na si Natalie Rashman. Siya ay agent ng SHIELD, siya si Natasha Romanoff, aka Black Widow, at sinabi ang amang si Howard ay isa sa bumuo ng SHIELD at kilalang kilala ito ni Nick Fury. Sinabi din ni Fury, ang ama ni Banco ang kasama ni Howard Stark sa pagbuo ng unang arc reactor. Pero tinangka ni Banco na ibenta ang kanilang naimbento, kaya pinaalis siya ni Howard. Binigay ni Fury ang ilan sa mga kagamitan ni Howard kay Tony, kasama ang ibang mga naiwang gamit nito. Inimbestiga ni Tony ang gamit, hanggang sa nakita ni Tony ang diorama ng kanyang ama. Pinapakita sa diorama ang isang diagram ng atomic structure na magiging panibagong element. Sa tulong ng kanyang AI na si Jarvis ay binuo ni Tony ang mga formula para sa bagong element. Nang malaman na buhay pa si Banco, nilagay agad ni Tony ang nadiskubring element sa kanyang reactor at dito na nga natigil ang pagkakalason sa kanyang katawan dulot ng Palladium. Samantalang ang araw ng Expo ay papakita sa publiko ang mga bagong armored suit na magsisilbing dagdag lakas sa sandatahan. Ngunit hindi nila alam na may pinaplano si Banco tungkol dito. Biglang dumating si Hammer at pinakita ang armored drones na gawa ni Banco. Nagsimula ang palabas ng US. Si Rhodes ay isa sa mga nakagamit sa pagpapakita ng mga panibagong suit. Agad na binalaan ni Tony si Rhodes, pero nagsimula na din ang sariling palabas ni Hammer at kinontrol ang armored suit gamit ang armored drones. Naaresto agad si Hammer at si Natasha naman kasama ng mga otoridad ay hinabol si Banco. Naibalik naman ni Natasha ang kontrol ni Rhodes sa kanyang armored suit. Sa tulong ni Natasha at kasama si Tony, tinalo nila ang armored drones at suit ni Banco. Dahil sa pagkatalo, nagpakamatay si Banco sa pamamagitan ng pagpapasabog ng kanyang suit at mga kagamitan. Naparangalan sila Rhodes at Tony, maging ang iba pa sa pinakitang kabayanihan. At sa dulo ng movie may nag-report sa SHIELD na may nakitang Hammer sa gitna ng disyerto na pinaniniwala ang bumagsak galing sa space. So yun lang, kaya stay tuned ka lang sa ating channel para sa part 3 ng video. Kung nagustuhan mo naman yung video na to, huwag mo na ngang kalimutang i-like at i-share ang video. Dahil malaking tulong na nga para sa akin yan. So yun lang. Peace!